Hi everyone, I am Z Gervacio and this is Scoop, your weekly source on the latest in Philippine sports. In this episode, we'll be talking about the baseball and softball teams, the Blu Boys, and their participation in the 30th Southeast Asian Games this November. Veteran sports journalist Eddie Alinea interviewed the team's coaching staff. Let's start with Sir Eddie, who will give us a brief history of the Philippine baseball and softball in the country. Sir Eddie? Magandang gabi po sa lahat. Good evening. As usual po, I welcome po kayo dito sa Scoop on Air dito po sa Manila Times Studio, Television Studio. At ang atin pong mga guests ngayon ay ang mga team officials ng softball and baseball. Ako po si Jun Veloso. Ako po ay Amateur Softball Association of the Philippines Operations Manager. Magandang gabi po sa inyo. Ako si Coach Ocran de la Cruz ng Amateur Softball Association of the Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat at kami nagagalak na kami na-invita rito ngayon ni Mang Ed. Ako po si Coach Ray Pagkaliwagan, pitching coach ng National Team Softball ng Pilipinas. Kami po ay nagagalak at na-invitahan nyo kami ngayong gabi. Maraming pong salamat. Ako po si Orlando Binaraw, head coach po ng men's baseball team po. Ako naman po si Alfredo Hidalgo Jr., assistant coach ng baseball team ng Philippine Amateur Baseball Association. Kami po ay masaya at kami po ay naimbitan dito sa Open Air. Magandang gabi po sa inyo lahat. Background lang muna. Ang softball po kasi, kaya nang malimit ko na sinusulat at sinasabi, mga babae at mga lalaki, isang team sports na kung saan ang mga Pilipino ay matagal na nag-excel. No? Ang Blu Boys natin, alam naman natin, naging third place sa world at ang ating national team 1970. Ating national team naman, men's team ng softball ay nag-fourth place sa Oklahoma. Yun po ang sentro ng softball sa Amerika. Hindi ka pareho ng basketball na nakasiguro na panood naman na nung nakaraang World Cup last place tayo, kulelat, 32nd place sa 32 teams na naglaro. Ang ating pong Blue Guys kasalukuyan ngayong nakikipagtunggali sa para mapasok sa Olympic Games sa susunod na taon. At ang softball naman natin, meron kayo pupunta na, no? Galing sila ng World Championship. Ah, galing sila ng World Championship. Anong naging pwesto natin doon? Number 15? 15 of? 16. 16? Oh, hindi ba? At least di ko lila. Pero kung lala lang, nasa top 16 ng world yun. Ayan, so, okay. Okay, at ang baseball po naman, sa mga hindi nakakaalam, actually, ang baseball dating paborito ng ating mga kababayan. Hindi ho basketball ang dating paborito ng kababayan natin, baseball. At sa baseball, nag-umpisa ang Philippine sports. Kasi nung pong dumating dito si Dewey Boulevard, yung Rojas Boulevard ngayon, si Admiral Dewey, sa kanyang mga kakampi, nung manalo sila sa Kastila, nag-station sila sa different places din sa country, sa Cavite, nagtayo sila ng mga kampo, air bases, at sila nagturo sa atin ng baseball. That's why, kauna-unahan laro na natutuhan ng ating mga kababayan ay baseball. At ipagmamalaki din natin na ang baseball, si Armando Onsinyan, ay ang kaisa-isang Asyano at Pilipino na nag-strike out kay Babe Ruth nung dito maglaro noong 1934 ang MLB All-Star. Naging third place din po ang ating baseball noong 1966. So, yung unang pinananaluhan ng Cuba ngayon, World Amateur Championship. Nag-third place po tayo doon sa Honolulu ginawa. Okay? So, turo muna tayo sa baseball, softball. Ano ba ang ating mga papangako sa ating mga kababayan? Sa softball po, itong Southeast Asian Games na gaganapin ng December 2 to 8 sa The Villages Clark, Pampanga. Meron po tayong men's and women's tournament at sa ngayon, based dun sa entry by numbers po na submitted, may 5 teams sa women and meron ding 5 teams sa
men. Yung teams na involved based sa entry by number are the following: Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, and Thailand. Both the men's and the women's. So, kung tatanungin niyo po yung chance natin as to the chances, eh, palagay ko naman po abot tayo ng finals. Both the men's and the women's. So, mas maganda kung ang coaches natin ang makapagsabi kung anong chance natin sa men's. Kasi mas alam nila ho, dahil sila nag-ensayo araw-araw sa Rizal Memorial Baseball Stadium. Araw-araw po yan. Even sa weekends, kung may mga laro, naglalaro yan sila. So, while the women sa atin, alam niyo, sinabi niya naman po na earlier na nasa China po ngayon. As a matter of fact, nanalo sila nung unang laro. Kahapon... Sa Mampalad. Sa Mampalad, tatalo tayo sa China. Today, we will go up against New Zealand. Pag nanalo po, papasok po tayo doon sa playoff stage. Considering na ang Southeast Asian Games, ito ang pinaka-major event na pinaghahandaan ng ating bansa, lalo na tayo ay host ngayon. At tayo ang defending champion sa softball, napakaraming paghahanda ang ating ginawa. Actually, last year, nag-participate tayo sa Asian Championship, kung saan nakuha natin ang silver medals. Diyan pa na nag-champion doon. Then, pagkatapos, sumali tayo sa Makassar Open, mga selected players from Europe, from Japan, at tayo ay nakakuha ng bronze. Para mahustong exposure, sumali tayo sa World Championship. At alam naman natin na iyon ang pinakamalakas na tournament level o pinakamataas na tournament level sa softball. Hindi tayo pinala doon dahil talaga napakalalakas ng kalaban. But inisip natin yon on a positive way na wake-up call para sa atin. Kung hindi man tayo pinala doon, nakita natin kung saan tayo kinakailangan mag-adjust. At yun ang pinofocus natin. Nagkaroon tayo ng pagbabago, pagbalik natin dito kung saan na nagkaroon ng revamp sa team para anim doon sa dating members ng RP Blu Boys ang na-retain. At ngayon, kumuha tayo ng mga batang players dahil karamihan sa kalaban natin sa World Championship ay puro bata. Ngayon, ang karamihan sa players natin na kasama pa, not necessarily try out, pero napili na ay from meron isang 16 years old up to 22. So, konti na lang po yung nasa medyo line of three. Ngayon po, yung lahat ng paghahanda ginagawa natin. Dahil alam na natin kung sino ang paghahandaan, alam natin kung gaano sila kalakas. Nagpa-practice pa sila sa Australia. Lalo na ang Singapore na team. Yun po ang pinag-ano natin, nag-i-scout tayo at ginagawa natin yung lahat ng preparasyon para makounter natin yung kanilang ginagawa. At sa ngayon po naman, maganda ang takbo nakikita namin na bago dumating itong December, nasa peak na ang team. Ngayon lang po halos na tayo competitive na. 95%. Sabi natin mga 90 to 95. The new era of Philippine TV has arrived, and we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform. Not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The Manila Times TV. Aspirational. Inspirational. Welcome back to Scoop. I have interviewed some of the players of the National Men's Softball Team, or the Blu Boys. Let's watch this.
nga pala si Regan Siparco, pitcher ng Philippine softball team. Regan, kwento mo naman sa amin kung paano ka nagsimula mag-softball. Since nung una talaga, nung bata pa ako, bali yung buong pamilya namin, naglalaro sila ng softball. Bali, natutunan ko na din na maglaro kasi yun na din talaga yung laro ng buong pamilya ko. Tapos hanggat sa mag-elementary high school ako, natutunan na din ako sa mga schools na napupuntan. Hanggang pagpunta ng college. Noong college, saan ka nag-aral? Sa PUP po, Santa Mesa. Kwento mo sa amin kung paano ka nabilang sa national team. Bali po, nag-tryout po ako nung sa Cabuyao, Laguna. Na marami po kami nag-compete ng mga pitchers. Kinuhanan po kami lahat ng statistics hanggat sa isa po ako sa napalad na mapabilang sa Philippine softball team po. Kwento mo sa amin yung experience nung nalaman mo na makakabilang ka sa national team. Unang-una po, nagpasalamat po una po ako kay God. Sobrang saya po na hindi ko po maipaliwanag kasi po pangarap ko po talaga na maging isa mapabilang dito at pangarap din ng aking ama na maging isang mapabilang dito sa softball sa national team ng Philippines. Kwento mo sa amin kung ano yung unang laban nyo na first time mo na maging national team. Kamusta siya? Una pong experience ko po sa paglalaro ng national team ay yung Asian Games namin na hindi man po namin nakuha yung kampeonato pero nakakuha po kami ng silver medalist po. Yun po. How do you stand out as from the other pitchers? Sa akin po, una-una po, pinag-aaralan ko rin po yung kalidad ng mga batters. Tapos pinag-aaralan ko kung saan sila mahina. Tapos ngayon po, mas lalo po naming pinapalakas yung training namin kasi po mas malaga yung pupunta naming laro ngayon kasi bawal na po kaming matalo ngayon sa SEA Games. At pinupush po namin na mapalakas pa namin mga pitcher, pati na din po yung mga depensa namin. In one word or one sentence, bakit masarap maging national team ng softball? Una-una po, masarap mag-representa sa ating bansa. Yun lang po. I'm Justin Janich Rosales and playing shortstop. I'm Julius Diaz, playing outfielder. Rookies kayo ng ating national team. Kamusta? Anong nararamdaman nyo na kayo yung bagong mga manlalaro sa team? Excited po kasi gusto pong makaranas pa ng madaming experience po sa laro. As a rookie, siyempre may pressure. May pressure kasi rookie nga. And sinasabi naman nila coach na huwag nyo ipakita na rookie kayo. Mas ipakita nyo na as one of national team kayo. Bata po kasi ako, hilig ko na rin po talaga kasi yung family ko po, yung mom and dad ko po, isa rin po sila mga naging national team. Kaya po, hanggang ngayon po, lalo. So, ano ngayon? College? Senior high po. Senior high. Saan? Sa UST po. Kasi yung dati baseball player ako, from UST ako, eh nawala ng scholarship, ginawa ko ng paraan kung paano ako makapaglaro. Ang ginawa kong alternative ko is softball. Kaya nag-focus na rin ako sa softball. Gano'ng kahirap o kadali yung proseso ng pag-switch ng sport from baseball to softball? Kasi mahirap kasi depende sa timing ng pitcher, sa speed ng bola, pero kinakaya naman. Masasabi mo ba na mas gusto mo yung softball kaysa baseball? Yung softball kasi mas na-challenge ako sa softball. Ano yung isang bagay na sobrang challenging sa softball? Kasi yung sa pag na-hit mo yung bola ng pitcher na siyempre ang lakas, ang sarap sa pakiramdam. Ayun yung mas Nabanggit mo na family kayong manlalaro. Nakaka-pressure ba dahil dating national team din yung magulang mo? Or paano yung experience, paano yung dynamic nyo sa pamilya? May pressure din po kasi yung mga nanay tatay ko po isa po sila sa naging magaling na national team sa Philippines dito po sa Philippines, Team Philippines. Paano yung support nila sa iyo? Ay, nagpapasalamat po sa kanila kasi full support po talaga sila sa akin sa dito sa sports po na softball. Nakasama na ba kayo sa mga international tournaments ng team or kakasama lang? Ano yung first best experience nyo na nung makalaro kayo kasama yung national team? Nung
tinalo po namin yung Japan na score of 2-1 po. Semis po. Tapos nag-waiting po kami ng championship. Same lang din kasi teammate kami nun eh. Teammate kami nun. Same lang din kasi sa history nga ng ano, yung Japan na pinaka number one. And then natalo namin. Kaya napakasarap sa pakiramdam. What can we look forward to mula sa inyo sa darating na SEA Games? Ngayong darating na SEA Games po, gagawin po namin lahat yung best namin para maiuwi yung gintong medalya po sa Pilipinas. As a rookie, hindi naman basihan kung anong skills mo. As a part of your national team, isa ka doon sa the best. Tunga naman tayo sa baseball, Coach Lando. Ito din po sa softball, ang baseball po ay defending champion sa Southeast Asian Games. So, sa ito po, first time ko rin naman dito naging head coach sa baseball kasi nung nakarang SEA Games, si Coach Edgar De Los Reyes po ang head coach. So, so yung maganda rin po ito, syempre challenge din to sa akin, first time ko rito. Masabi ko rin na siguro 100% po lalaban tayo ng gold medal. So maganda rin po dahil sa darating na October 14 to 20, meron kaming Asian Championship sa Taiwan. Asian Championship. Hindi ASEAN. Hindi po, Asian. So maganda rin po yun, exposure, bago mag-SEA Games, kasi nandun po yung mga superpower, nandun yung mga, nandun yung Japan, Korea, Taiwan, so sila po yung mga top 5 din yun sa world. So maganda rin po ito exposure sa amin. May armed forces po kami, may from UAP, meron din po yung mga fresh graduate din ng UAP. So, yun po, katulad ng sinasabi ko, lalaban tayo sa 100% lalaban tayo sa gold sa Southeast Asian Games. Okay, for the information po ng lahat, si Coach Lando po actually softball player. Medyo nag-represent din siya sa country ng ating bansa na napakaraming laban. Kahit hindi lang sa world, hindi lang sa Asia, hindi lang sa ASEAN, kundi sa Asian man. So, yun po. So, nakakasiguro tayo na magandang performance itong dalawang team na ito. Bago yung stadium ba ito? Bago yan. Kasama actually, sa Clark City? Hindi. Privately owned yan. As a matter of fact, last year, nung nag-host ng Philippines, doon ginawa sa the Villages Club. Kasi itong facility na ito, merong 6 na baseball field. Actually. Marami naman nanonood. Yun lang ang ano, actually nung ako babanggitin ko na po, ako rin yung competition manager ng softball ng SEA Games. Ako tsaka yung competition manager natin ng baseball actually requested the organizing committee to organize or coordinate with DepEd sa Pampanga na kung pwede na mag-organize sila ng mga trips for mga students para makapanood ng mga laro para malaman din nila yung larong softball at baseball. At the same time, meron tayong semblance ba na home court advantage because andun yung paano natin ma-enjoy yung home court advantage kung wala nanonood. Tama po. Walang papalakpak. So yun ang actually aming request sa organizing committee, both ako at saka yung baseball competition manager. Eh, malakakaintindi din ng sport, siyempre. Alam ang kung ano yung baseball at softball eh. Sa na-touch ng dalawang sport nito, na-touch ang buhay nating mga Pilipino eh. Una-una ka, sabi nga sa inyo, bago ang basketball, baseball mo ang paborito ng ating mga kababayan. Dito sa sports na ito, namulat ang ating mga kababayan dahil nga nung dumating mga Amerikano, tinuruan tayo kagad ang mga bata natin. So yun, wala namang balak na gawin ng ilang laro dito sa Marikina o dito sa Rizal Memora. As of yesterday, wala pong at mukhang mahirap po kasing dalhin dahil una-una, lahat po ng mga atleta nandun lahat sa Clark. So lahat po ng mga Clark-based
na mga laro. Eh, doon lahat na kaano. Tatlo kasing, ano eh, parang Clark Subic area, meron yung Metro Manila, tapos meron yung tinatawag nila South Luzon area. So, tatlong hubs. Although, ang main hub talaga sa Clark City, near Clark City, yun, hati, because of the venues. Lahat ba lang, lahat lang cluster nito, hubs akong tawagin, may Ates Village, sa Subic meron. Ah, hindi po. Sa Clark lang po, ang, ano, sa New Clark City, andun yung Ates Village natin. Sa yung mga maglalaro sa Subic, Subic hotel pa. Po. Naka-hotel mo lahat. Ah, hotel sa Manila. Ganon din sa Metro Manila, Manila and sa South Luzon. Hotel. So, pero yung sa Clark, sa, yung mga sports na gagawin sa Clark, sa Clark, 17 yun. Doon ho sa, ano, sa Ates Village. More than two, na nung nagkataon po na kasama po ako doon sa yung unang yung parang groundbreaking nila. As a matter of fact, meron silang mga sample rooms doon na pinakita sa mga pumunta roon. Eh, parang hotel type po talaga. Maganda po talaga. Ergon. Ano po? Ilang, ilang kwarto? More than 2,000 packs ang capacity po nung Athletes Village. Ba, may masaya pala roon. Araw-araw, piyesta roon. Tapos ang sabi po, according to Facebook, I think 24 hours yung food. Ano naman? Nandun kami na nakaraan linggo pero nakita ko traffic. Nandun traffic. Actually, anlilita kalye. Meron, kasi po, doon ho kayo dumaan sa Kapas. Ngayon, meron, nung ano kasi, we were told nung unang punta ng mga NSAs noon, we were told that meron silang ginagawang access road from the New Clark City Hub to the SCTEX. It will cut travel time by half. Kasi kung doon kayo sa Kapas, malayo ho talaga. Yan, dalawa oras eh. Mula doon sa New Clark City, dalawa oras ang traffic. Samantalang kung pa. From New Clark City, pag nagawa ho yung access road, alam ko, on time naman daw po magagawa yung access road. From New Clark City to the villages, 30 minutes daw ang travel time. Mm-hmm. So, ganun na siya kalapit. So, ikaw, Coach, anong masasabi mo dun sa, ano, sa setup na yon, doon lalaro yun sa, ano, sa Kapas. And nung dati, mga naglalaro doon, NPA lang eh. Tsaka ITA. Tsaka ITA. Hindi yung marunong baseball yon. Okay ba yun? Yung, ano? Pwede, yun nga pong pinipilit namin nung una na dito sana sa Manila ang lalaro. Eh, problema na, kasetup na rin lahat doon. So, ang ano natin, mas maganda sana dahil maraming manonood, mas home court advantage. Ano? Home court advantage, ano, sa advantage player. Natin. Mas maganda lang, ano, yung kuha mo yung home court advantage. Nangyari kasi, ano, nangyari kasi, ano, wala consultation eh. Although, ang alam ko po din dyan, on another note, kasi parang ang pagkakaintindi ko po, yung WBSC itself, parang nire-require na nila na kung nangyari, kung may isang bansa ang mag-host ng isang international competition, hindi po pwedeng walang warm-up team ang isa. So, siguro isa yun sa mga factors na naisip nila, plus siguro the fact that since baseball, softball, eh, dalawang sport that can share a big venue, eh, siguro naisip nila na ilagay dun sa ang sabi sa ni sabi ni General, ano ba yan? Dalawa ranggo nito eh. General, Coronel pa eh. Si General Coronel yung sa Central Luzon Regional Director ng PNP. One place, in place na raw yung ano, traffic situation. Pero sa tingin ko eh, nang magpunta nga kami dun eh, mahihirapan. Actually po, since ako nga yung competition, isa ho ako sa mga competition managers ng SEA Games. Nagsimula nung September of last year, nag-umpisa na kaming mag-meet. Hanggang sa itong lately, itong taon na to, towards the end of the preparation, nagiging frequent na yung meeting namin. Lahat po nung aspect, security, accommodation, transportation, catering services, etc., etc. Meron pong laging, yun, nadidiscuss ko lagi sa meeting. As a matter of fact, yes, kahapon po,
nagkaroon ng summit. Competition manager and venue managers meeting kahapon na kung saan finalize na ho lahat ng details ng bawat departamento ng hosting. Yung nga, kasama na po yung sa security, sa traffic, transportation, and so on and so forth. So far, okay naman po. Pero ang main, isa sa mga main concerns po talaga ng hosting is yung nga po, yung sa equipment. And of course, the venues. Anong nga sa equipment, di ba? Nung umpisa ko kasi, since we are under the procurement law, so meron hong mga NSA na natapos po yung bidding process nila. So iilan lang po yung nakapagtapos. So yung natira po, ang pagkakaalam ko po, nalabas po ata na parang magiging financial assistance po. Pera na. Oo, parang ganun po. At parang dadaan po sa, ang pagkakaalam ko po, parang sa Philippine Olympic Committee dadaan. And then, the suppliers will be... Eh, baka mga inferior yung bili naman ng mga... Hindi naman po. Kasi ang consulted naman lahat ng competition managers, katulad ko po, we were required to submit yung mga bids, quotations. So, and then from there, pipiliin ko sino yung pinakamura pa rin. And then yun, so i-deliver po. Wala na ang actual bidding kasi yung bidding process, it takes about months. Alam kaya nila sa FISGOC na, PSA for that matter, ha? Lalo sa Europe, nag-declare ng holiday yung mga yan eh, sa importation eh, di ba? Yan, hindi ko alam. Wala mo na. Hindi mo na tayo magbebenta ng mga equipment natin. Paano dumating yung mga panahon na yon? Yan po ang hindi ko masasagot ngayon kasi I can only speak for softball and baseball, I think. May mga ganong countries eh na nagde-declare sila ng holiday. Yan ang problema ng ibang sports dahil paano kung mga yung importation nila, aprobahan yung kanila ano. Yan, hindi natin malaman sa kanila. Dapat nga kasi mag-imbita tayo dito ng mga taga-ano eh. Taga PSC yung nasa chance sa equipment. Pero maganda lang ho ngayon sa ang napansin ko lang po sa hosting natin ng Southeast Asian Games 30th edition as to the training at preparation ng bawat national teams, well supported naman po by the government. In our case, by the government and our president, who is Mr. John Anito William. So, lahat po ng aming request, like yung katulad ng sa men's, yung world championships, napondohan naman po nung gobyerno yun. Lahat ng exposure. Even sa women's po, ganun din po. At alam naman po namin lahat na kami, sa softball po, kahit po may suporta po kami nang gagaling sa Philippine Sports Commission. Privately, meron din po kaming budget coming from our president, who is Mr. John Henry Rivera. Siyempre, dapat. Dapat gano'n. May sariling pondo. Malaking pasasalamat tayo both sa PSE and of course kay Mr. Luwinir through his company, which is Cebuana Luwinir. Okay. Kaya ba, Watson ba? May problema ba ang baseball o smooth naman? Smooth naman, sir. So far, mga kabataan yung ano natin ngayon, malalakas. Mga hayop, sir, sa gold. Lalo na dalawang gold na natin, tsaka isang silver sa SEA Games. So, defending champion tayo. Dating gold is 2011 sa Palembang SEA Games. Tagal na pala, no? Yes, sir. Pero, sir, three times gold medalist na rin tayo sa East Asia Cup. Second level po yun ng Asian Championship. Qualifying for Asian Championship yan, sir. Tatlong beses tayo, sir. East Asia Cup? Yes, sir. Three times winner? Yes, sir. Ano na tayo? Last year lang yan, sir, nag-ano tayo. Ang problema ng baseball, hindi nalalaman ng mga Pilipino kung ano nangyayari. Yes, sir. Ang sinasabi nga po nila, sir, patay na raw yung baseball. Hindi po, sir. Kasi
from Cagayan to ano eh sa ano Blu to Apari na may naglalaro pa rin kasi naglalaro may naglalaro sa may marami naglalaro ng baseball kaya kaya hindi nababasa sa diaryo at hindi rin sila lang sa exposure TV, talaga sila sila lang sila sila lang nakakaalam. Yes sir, mahilig sa pusoy eh. Secret. Secret. Ayan na ano yung ano. So, yun. Kaya, yun ang dapat. Yes, sir. Ayung, tsaka yung composition ng team natin ngayon, sir, is may mga, mangilan-gilan na rin tayong veterano na lang natitira. Mm-hmm. Na yung mga dating rookie nung 2011, ay nga sila ngayon ng veterano. So, mga bata-bata pa naman. Pero, yan ang suporta natin sa mga bago nating generation na players. Pero malalakas, sir. Yung mga, yung pwede ba yung line-up, makuha ko mamaya? Okay, okay. Line up. Yes, sir. Line up ng baseball tsaka softball mamaya. Yes, sir. Bago tayo mag-iwahiwalay. Yes. Tapos yan, kung hindi, siguro, alam niya naman nung siguro na gusto ko rin banggitin na ang sa world rankings po ay ang ating Boys. Women's, number 13 po sa world. Tataas yan. Ang men's, number 17 po. Pag pumasok tayo sa Olympics, tataas yan. Oo. Ano ng number 8, number 9. Opo. So, baka hindi, maraming kasi hindi nakakala pa nun. Ang lalaki, pang ilan tayo sa world? Pag 16. 16 actually. Pero world ranking po natin sa men's, number 17 po tayo. 17. Mataas pa rin kumpara sa mga ibang... Oh, yung basketball natin, nahuhumalihan ng mga Pilipinas, 32 eh. Ganda ko, alam ko na ng baseball, tumataas na rin sila. Maangat na sila number... Ano number na ba kayo? 22? 23. Ang baseball, world rankings. 23? So, 30 plus. Bababa na. Dati nag-36 naman. No? Dahil hindi tayo sumasali noon. Ayan. Sa mga kailangan youth. Kailangan kasi maging active. No, dati lahat. 16 tayo. 16 tayo dati sa world. Ngayon. Nasa tumaas sir eh. Nag-36 nga tayo sir. Pero dahil nagbumabalik tayo sir. Hindi kasi sumasali yun before, previously. Sumasali sa mga tayo. Sa nakikita po, sa... Wala naman, kung sa players na wala naman kahit pagkakaiba sa ibang Japanese, Korean. Exposure lang wala. Ang problema dito sa atin, yung facilities. Exposure. More games. Equipment. At saka suporta, yun lang naman. Kasi kung sa player lang tayo. Kayang-kaya natin yun. Mm-hmm. So yun lang naman ang ano ko sa tingin ko, tatlo lang. Facilities, equipment, plus yung support. Sino ba ang presidente ngayon ng PABA? Si Mr. Tito Luis. Ay, Paul, ay nasa Australia yun eh. Hindi, nandito ngayon. Nandito siya lately. Nagkita kami nung amantago. Oo, oh, ito na. Oh, no, nasa Australia na. Basketball ang, pa. Ang sekgen nila, si Pepe Muñoz. Pepe. Dati lang naglalaro ng baseball softball. Nasal. Ah. Ayan, ay, si Boyting sa anong papel. Wala. Vice President? Vice President po siya. At least, yung mga namumuno ngayon, eh, may back to sa baseball. Siya, sir, ngayon ang in-charge sir sa women's baseball, sir. May women's baseball tayo, sir. Mahilig sa yes, sir. Tapos, ang head coach niya ng women's baseball, sir, is si dating head coach namin sa ano, si Edgar De Los Reyes. Si Edgar. May alis naman sila ngayon, sir, sa Asian November, Championship din sa ano sa China. Sa November. China. Yes, sir. Asian din. Yes, sir. Dapat sir may SEA Games tayo sa women's baseball. Walang problema. Yeah. Nagkulang sir, nag-back out sir. Sabi ko eh. Madali naman yan eh. Kung makakasiguro ka ng isang goal, pagdala ka ng tao. Halimbawa, kung ayaw ng Singapore, dahil walang, di ba? Ganyan ang ginagawa nung araw eh. Papadala tayo ng mga coaches doon, nagtuturo ng baseball. Oh, pagdating ng SEA Games, siya, talo natin. Tama. Ganyan na sistema. Double purpose. Kaya kasi ang SEA Games kasi ano eh. Friendship first before competition. Yun muna, inuuna na pagkakaibigan to eh. Hindi naman ito gyera-gyera eh. The new era of Philippine TV has arrived. And we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day,
we're not just here to inform, not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The Manila Times TV, aspirational, inspirational. Edmer Del Socorro, catcher, playing catcher, national team. Sir, kwento niyo po, paano po kayo nagsimula maglaro ng baseball, ng softball? Nagsimula ako ng softball is mga late 2010 na. Pero nag-start talaga ako as national team ng baseball. Kamusta po yung transition niyo mula baseball to softball? Medyo mahirap dahil kailangan more on matured games, saka plays na i-adjust mo yung sarili mo. Tsaka sa bilis ng games. Gano'n na po kayo katagal na kabilang sa ating national team? More than 10 years na siguro ako nasa national team. So siguro po kayo na po yung isa sa mga senior players po ng team. So paano niyo po nagagampanan yung role niyo bilang senior? Ni-inspire namin yung mga newcomers namin bilang incoming national team din. And then, sila na rin yung incoming na papalit bilang national team na sa amin. As a player myself po, na-challenge po ako na kapag may dumadating ng mga bago. So, ano po yung ginagawa nyo individually, personally, para itaas pa yung kalibre ng laro nyo pag nalalaman nyo na may bagong mga paparating na athletes? Usually naman is pinagsisikapan talaga namin kahit na medyo kami na yung veteran sa team. Siyempre, sa mas ano pa rin yung younger generations na player, pero pinapakita namin sa kanila kung kaano-gaano ka-dominant yung mga senior during sa games and trainings. Ano po yung mga bagay na importante na maituro nyo po sa kanila? Lalong-lalo na yung focus sa team, lalo na yung sa role model, role playing sa team, and maglaro sila bilang isang team talaga na po, hindi yung hiwa-hiwalay. Kamusta po yung preparasyon para sa SEA Games? Malaking pagbabago sa preparations, tapos medyo mahirap yung training na pinagdadaanan ngayon. Gawa ng ang daming kailangan i-improve, kailangan i-adjust sa buong team. So far naman, medyo maganda naman yung takbo ng trainings namin. Na-achieve naman yung goals na percentage na inaabol ng mga coaching staff tsaka coaches para sa amin. Fearless forecast, gano po kalayo ang mararating natin sa SEA Games? Target namin is gold and gold only, gold medal only. Yun lang target namin ngayon. Ano po sa tingin nyong magiging mahirap or difficult na kalaban natin sa SEA Games? Magiging difficult na kalaban yan is maybe Singapore siguro. Dahil dun sa nasa abroad na rin yung mga players nila. Doon nagte-training karamihan. Nakalaban nyo na po ba sila? Yes, nakalaban na namin nakaraan. Pero medyo na ano kami dun sa yun na yung pinaka-biggest lose namin nung nakaraan. Last World Championships. May chance pa po bang makakaharap nyo sila bago mag-SEA Games? Wala na. Wala na siguro. Baka SEA Games na talaga kami magkikita sa team na yun. So mula ngayong araw na to hanggang sa opening ng SEA Games, ano po yung parang kalendaryo ng national team ng softball po? Like, may training po ba kayo? May tournaments? Pick-up games? As of now, baka more on trainings kami. Tapos siguro maghahanap ng competitions dito within sa Pilipinas lang. Mga tune-up games, maybe sa team ng AFP. Maraming salamat po sa Cebuana Sports, pati kay Sir John Henry na walang sawang nagsusuporta sa Philippine softball. I'm Michael Pagaliwagan, position third base. So, paano ka nagsimula maglaro ng softball? Bali, nasa lahi na namin yung paglalaro ng softball. Mula sa tito ko, lolo, tapos sa province, sa Batangas ako nag-start maglaro. Since 2005,
Nag-aral ako sa RTU, doon ako nag-start maging varsity hanggang 2011. And then, na-enlist ako sa Armed Forces in the Philippines, Air Force. Naglaro din po ako doon. And then, 2011, napasok po ako sa national team. So, ever since, softball na talaga? Softball na po talaga. Okay. Anong grade ka nung nagsimula maglaro ng softball? High school. Yes po, high school. And then, nung nagpunta ako ng Manila, napapasok ako sa RTU yung 2005. Doon na po nagtuloy-tuloy yung paglaro ko ng softball. Paano yung experience mo nung malaman mo na makakabilang ka sa national team? Bali, ang dami ko pong pinagdaanan na laro, like national open, yung mga PNG. Doon nalaman nila na kinuhanan ako ng statistic bago makapasok sa national team. Mula noon ba, nakita mo yung sarili mo na nandito ka ngayon? Opo, kasi noong ang dami ko na naging experience na laro sa ibang bansa. Tapos lahat ng laro na pinapagawa ng mga coaches, yung mga tinuturo sa amin, ginagawa po namin. Tapos nagagawa po namin lahat, yung mga drills na pinapagawa sa amin ng mga coaches. Yan po. So, gaano ka nakatagal sa national team? Since 2011 po, until now. Bilang team captain, paano mo ma-inspire yung teammates mo para makakuha ng medalya sa susunod na SEA Games? Bali, sinasabi ko lagi sa kanila lahat na lahat ng naging experience ko sa paglalaro sa ibang bansa, kung ano may yung mga natutunan ko, tinuturo ko sa kanila. Nabanggit mo na ang dami nyo ng biyahe sa iba't ibang bansa bilang kabilang ng national team. Ano yung best country na nabisita mo at ano yung best memory mo bilang national team player? Bali, yung World Softball Championship, itong last sa Czech Republic. Kasama ang palad kasi natalo po kami noon. Noon po na kami nagkaroon ng lakas ng loob na huwag bumitiw para hindi maulit yung ganun pangyayari. Kailangan mag-practice ng maayos, focus po lagi sa practice. May sasaliyan pa ba kayo ibang liga bago mag-SEA Games? Bali, meron po kami ngayong pinopropose kay Boss Jan Henry Revillier na mag-training kami sa Japan if kung matutuloy po ngayong October. So, fearless forecast. Gaano kalaya mararating ng ating softball team? Malayo po ang mararating. Ano, medal? Medal, gold medal po. Okay, balik po tayo sa ating talakayan. Ano ba kayo ibang problema? Sa nakikita ko po, on the side of softball and being the competition manager also for the Southeast Asian Games, ang crucial po dun kasi is yung entry by name. After the entry by name, malalaman na po natin kung ilan talaga ang sasali. Mm-hmm. So ngayon, technically, lima and five countries, both men's and women's. So as to who will withdraw or who stays on for the tournament after ng September 30. Ang requirement for at least 4 or 3. 4 po dapat. Pero sabi according to them, may narinig po ko, kung tatlo ang mangyayari, nasa discretionary na po ng host kung itutuloy o hindi. Siyempre, itutuloy natin yun. Goal dyan eh. So, okay. So, wala na ibang problema. So hindi far, naman, okay eh, naman po. Yung naman participating countries, hindi naman natin problema yun eh. Mm-hmm. Unless eh, magpadala sila ng puro Amerikano. Actually po, magiging problema natin kung baka bigla may withdraw sila, yun lang. Kasi alam naman natin lahat na ang baseball at softball, tayo naman ang hari dito sa Southeast Asia. Di ba? Hindi, pagka nagkagalan siguro, gawin na lang natin invitational. Di ba? Yung dalawa country, tatlo country, best of seven, something. Para lang may pamay so, pamay. So, that remains officially. Gagastusin na rin lang yun. Diba? So, yun. Hopefully, baseball, after ng entry by name, malalaman na po natin lahat. So, kailan ba pag-united yung baseball softball federations? Hindi ko pa alam. Dito sa atin, may usapan na.
Alam ko, nagkaroon ako ng meeting boss ko, si Mr. Luini at saka si Chito Loizagal. I think last year pa po. Pero as to ano ang napag-usapan nila, hindi ko po actually alam specifically. Pero nagkaroon na sila ng pag-uusap noon. Pero as to what, hindi ko po alam. Mukhang mahirap gawin dito sa atin yun eh. Magkaisa-isa. Diba? Lagi tayo divided eh. Sa Amerika, pag may kumandidato, may election doon, pag may kumandidato Pilipino, lalaban Pilipino. Kung hindi man Pilipino ang kumandidato, ang susuportahan nila, in-check, Hapon, Koreano. Diba? Okay, so, on that note, ay magpapaalam na po kami. Hanggang sa susunod pong linggo, tapos na po tayo at magandang gabi sa inyo lahat. Thank you po. Salamat. I am Piotr Gregorio R. Marquez, 80626 from Philippine Navy. Playing pitcher. I am Airman 2nd Class Jerome D. Bacarizos, 904912 Philippine Air Force, as a junior instructor of the Basic Military School of the Lipa City, Batangas. I'm Seaman 2nd, Dim CJ A. Garcia, 916-420, Philippine Navy. Position sa softball catcher. I'm A1C Emmanuel Jr. M. Sarmento, 905-030, Philippine Air Force. Position sa softball pitcher. Ano po yung journey nyo sa pagiging Bali, ako nagsimula ako na inter ako sa Navy Bali 2000, 01 June 2000 na tapos naging national team ako ng 2009. First tournament ko sa World Championship sa Canada. For me naman po, nag-start po ako as a national team and then I'm studying at Rizal Technological University at lagi po naming nakakalaban yung Philippine Air Force. So that's why nakuha po ako as a player of a Philippine Air Force. Philippine Navy po muna ako bago pumasok po dito. Bali, rookie pa lang po ako ngayon. Ako naman po, na-enlist ako sa Philippine Air Force 2013. Tapos napapasok po ako sa national team 2017. Yun lang po. Kamusta po yung experience nyo? May sport po ba kayo bago mag-softball? Or ito na po yung sport nyo? Paano po nyo napili? O paano po kayo na papayag na makasali po sa national team? Bali po, nung college po ako, from RTO din po kami. Same po kami ng school. Varsity player din po kami doon ng softball. So, na-recruit po kami sa Philippine Navy. Tapos, ayun po, ngayon nakuha po dito. Apa? One of the seniors po kayo sa grupo. Ano po yung naitutulong na being a Philippine Navy sa pagiging isang atleta para sa bansa? Siyempre sa amin sa Philippine Navy may kanya-kanya din kaming trabaho eh. Kaya lang, sa ngayon, na dito nga kami sa naging atleta kami ng bansa, may mga sulat naman kami para sa Philippine Navy. Minsan naman, nag-report din kami sa unit namin pagka kailangan. Pag galing kong may laro, at least kami dito, training pa rin. Paano po yung 2019 po? Ano pong itsura ng 2019? Kailan po kayo matagal or nag-focus pagiging Navy tapos kailan po kayo nagsimula mag-focus sa maglalaro para sa seniors? Actually po, pangalawa ko na pong SEA Games ngayon, nakat lang po yun noong 2015 sa Singapore. Kasi po nag-basic training po ako sa Philippine Air Force. So now po, as a 2019, we are preparing for upcoming SEA Games. So nandun po yung sacrifice namin as a
being a national team and as a soldier. Tapos sa iyo, sir, ano po pong feeling na kabilang kayo sa AFP at the same time kabilang kayo sa national team? Parang soldier athlete, anong feeling ng pagiging soldier? Parang parehas din lang po ang feeling na pagiging player at pagiging sundalo. Para pong, pag halimbawa po naka-DS kami dito sa national team, focus po kami lagi dito sa national team. Hindi po kami ginu-duty. Pag naman po kaming, wala naman po kaming tournament, balik naman po kami ng sa sundalo. Sa, focus naman po kami sa pagtatrabaho sa Air Force. Yun lang. This week's edition of Scoop. In behalf of Sir Eddie Alinea and Ate Sir Dal, thank you very much for watching. We'll see you next week.